Kandidaten Safa Ak Agar. Exclusive supporter ang ating Honorable Mayor ng Data, walang iba kundi si Mayor Nelson Retasun. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kakamping! Sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa social media, sa anumang panig ng mundo, kumusta po kayo? Uya kitang unyan, nagkakatelepon, naibuang sarong boses, sarong hiro, asin sarong puso, pigigilid ang mga personal na interes. Bako sana para ipahayag ang satong suporta, kundi para magtaya, maglakaw asin papangyarihon ang satong kamautan para sa satong kahimanwa na maging sunod na presidente kan Republika kan Pilipinas, Attorney Lenny Robredo. Kababayan namin sa ibang panig ng bansa, bagamat maliit lamang ang aming lungsod, maliit man ang aming bilang, ngunit napakalaki ng puso, pag-aambagan at pakikilahok ng aming mamamayan. Kaya nga po kamakailan lamang muling kinilala ang aming lungsod bilang top 1 overall most competitive component city sa buong bansa. Ito ay patotoo na ang tunay na yaman ng isang bayan ay ang kanyang mamamayan. Ito ang resulta ng pagbibigay ng kapangyarihan sa ordinaryong tao. Ito ang nais papangyarihin natin sa buong bansa, sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Sa lungsod ng Naga, umusbong ang mabuting halimbawa ng pamamalakad ng pamahalaan na naging pamantayan ng napakaraming nanais baguhin at itama ang sistema ng pamahalaan na karamihan ay nailatag sa panunungkulan ng isa sa mga pinakamahusay at tapat na anak ng Naga, ang aking boss nang ako'y City Legal Officer pa, Mayor Jess Robredo. Kaya nga po tayo ay puno ng sigla at pagbubunyi dahil sa araw na ito, dito sa ating lungsod, muli nating papatunayan na mangingibabaw muli ang nagkakaisang tinig at galaw ng karaniwang mamamayan laban sa magnanakaw, sinungaling at mapagsamantala. BP Lenny, kan naresibi ko po sa imong congratulatory text kan Disyembre, matapos bistohon ang Daga bilang most competitive city, component city in the entire country, nagsusupay pong maray ang samong kaugmahan. Urog na po sa imong sinabi, thank you for putting our beloved city back on track. Nasinundan pa kan sa imong mensahe, proud moment for every Naganyo. Thank you, Mayor. Naga City is indeed back on track, and it is a proud moment for every Naganyo. President Lenny, Vice President Kiko, at sa atin pong mga kakamping na senador, sasamahan namin kayo kasama ng presiding officer
ng sangguniang panglungsod, Vice Mayor Neni De Asis at ng Team Naga. Kasama din ang aking maibahay, Attorney Marion Legacion, aming mga anak at sampo ng aming mga pamilya at bawat Nagayno. Magsarig ka, Presidente Leni, puon sa imo, sagod sa puro, darami po kamo. Paglalapigutan mi gabos, daing dugang, daing bawas, siring kandati, ubos kon ubos. Let's claim it, the last man standing is still a woman. President Leni Robredo. Maray na bang ipo sa satuya ka, boss. Thank you, Mayor Legacion! Talagang napakarami po ang nagpapakita ng suporta ngayong gabi. Ngunit may isa dito na gusto magpahiwatig ng kanyang mensahe. Ang butihing asawa ng ating susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Naga! Eto na siya! The Megastar, Sharon Cruneta! Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga Tiganaga. Si Sharon Cuneta, panginginan po ito. At sayang po, sana nandun ako at kasama ni Kiko. Kaya lang po nandito po ako sa Ilocos dahil ginagawa po namin ang probinsyano para po ma-entertain kayo gabi-gabi. Nais ko lang pong magpasalamat sa inyo, sa inyong pagsuporta, sa Leni Kiko tandem sa darating na eleksyon. Sana po tulungan niyo pa po kami na makapagyaya sa napakaraming mga Bicolano na tumulong po sa ating kampanya. At napapasalamat po ako mula sa aking puso sa inyong lahat. At sana po makadalaw ako dyan as soon as possible. Nag-miss ko na rin po kayo. May God bless all of you. Stay safe po. Leni Kiko po tayo sa darating na eleksyon. Si Sharon po ito. I love you. God bless all of you. Wait po. Mga kakampin, sa Naga, sa buong Pilipinas, at mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, tutok na sa ating susunod na Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas. Hello pagkain, goodbye gutom, number 7 sa balota, eto na si Kiko Marilina! Mga kalos, Diyos pa rin nga banggi sa Indo Gabos. Kumusta na kayo, Naga? Magandang gabi po sa kanilang lahat. Nakita nyo si Sharon. Hindi pa siya makakarating ngayon, pero pagtapos na kanyang shooting next week, hahanapan natin at babalik tayo rito. Kinukumusta ninyo si Sharon? Aba eh, ika nga, sexy na. Sabi ko nga eh, o kumbaga, patay na patay pa rin sa kuya. Huwag nyo na ipagkakalat, baka umabot sa kanya, ako naman ang patay sa kanya. Sa ating Vice President Leni Robredo, sa ating mga senador, senators, Congressman and soon to be Senator Teddy Bagilat, Senator Laila De Lima, Attorney Chel Jokno, Senator Dick Gordon, Senator Risa Ontiveros,
Attorney Alex Lacson, Attorney Sunny Matula, at Senator Sunny Trillanes. Batiin din natin si Mayor Nelson Legacion, Congressman Gabby Bordado Jr., ang ating Naga City Councilors, Vice Mayor Cecilia De Asis, ang ating mga kapitan ng barangay at mga opisyal, ang Solid Lenny Bicol, lakas ng kababaihan, katropa, kakampig, at sa mga kasama rin natin online, Diyos maraming banggi sa Indugabos. Maraming salamat na narito kayo ngayong gabi upang talakayin natin at pakinggan ang mga talumpati tungkol sa May 2022 elections. Napakabigat at napakatindi ng nakataya sa darating na halalan. Kinabukasan natin at kinabukasan ng lahat ng ating mga anak ang nakataya sa darating na May 2022 elections. At kinabukasan din ng 100 milyong Pilipino sa usapin ng gutom, sa usapin ng kawalan ng hanap buhay, sa usapin ng kaligtasan mula sa COVID, sa usapin ng walang trabaho. Nakita na natin ito sa pandemya na patuloy na lumaragasa sa ating bansa. Nakataya ang 100 milyong Pilipinong kapakanan. Kaya paano natin gagamitin ang ating kapangyarihan para piliin kung sino ang dapat umupo? Minsan lang sa 6 na taon, tayo ay pinakamakapangyarihan sa lahat dahil bawat isa sa atin may kapangyarihan piliin kung sino ang dapat umupo at kung sino ang hindi dapat umupo. Paano natin gagamitin ang kapangyarihan ito? Sa halagang 3,000 piso ba? Ganyan ba ang halaga ng kinabukasan natin at ang ating mga anak? O kaya tayo ba ay magpapasya base sa kasinungalingan na ikinakalat, base sa paninira, base sa hindi totoo? Ako ay naniniwala tayo, pag nakita natin ang katotohanan, mawawala o ibubura natin ang kasinungalingan at mangingibabaw ang katotohanan. Dahil pag tayo ay nagpasya sa Mayo 9, mangingibabaw ang katotohanan kinakailangan. Dahil alam nating lahat na ang boto natin, yan ang lunas para sa mas magandang bukas. Hindi po ba? Alam niyo po ang pangako na uuwi sa pako. Ika nga, napapako ang mga pangako. Pero ang track record, ang may nagawa na, ang magandang mga programang nailunsad, ay itaga nyo sa bato, nariyan na yan. At sino ang mayroong solid track record? Sino ang mayroong solid na nagawa na? Sino ang matagal nang inuuna ang mga mahihirap, ang mga kapos, ang mga magsasaka at mangingisda? Sino? Sino? Walang iba at walang bahid na katiwalian ang tropang Robredo Pangilinan. Sa puntong ito, hayaan niyo po munang magpakilala ko ng kaunti dahil na maraming fake news, mas mabuting marinig ninyo sa akin. Ako po ay si Kiko Pangilinan, abogado, asawa, ama, senador at 10 taon ang nagsasaka sa Alfonso Cavite. Panglima ko sa 9 na makagapatid at nung kami lumalaki sa Quezon City sa UP Village, ang tinuro sa akin ng aking mga magulang, dapat patas lahat. Dapat walang lamangan. Dapat ang ating kapatid, patas tayo. Ang ating kapwa, patas din tayo. Bawal ang lamangan. At nung 5 years old ako, maniwala kayo sa hindi,
naiwanan ako sa simbahan ng Santo Domingo Church. Noong umuwi na yung aking mga, ang pamilya ko, galing sa misa, natapos na ang misa, napansin ng nanay ko, wala na pala ako sa sasakyan. Pauwi na sila. Sabi nila, kulang! Nawala si Kiko, nakalimutan natin. Agad-agad bumalik sa Santo Domingo Church. At laking pasalamat nila na nakita nila ako naglalaro lang sa isang tabi. Hindi ko rin namalayan. Pero matapos ang insidente niyon, minsan naiisip ko, ano kaya kung talagang hindi ako nabalikan? Ano kaya kung may kumukup sa akin at hindi ko na sila nakitang muli? Mabuti na lang, hindi ako pinabayaan. Mabuti na lang, binalikan ako. Mabuti na lang, nakauwi ako ulit sa amin. Ngunit, alam natin, marami sa atin naiwanan na. Marami sa atin hindi binabalikan. Marami sa atin nakalimutan na. Tulad na lang ni Tatang Mick, isang rice farmer na nakilala natin sa Pampanga, 87 anyos na siya. At nung tinanong ko ilang taon na siyang nagsasaka, 67 years na siyang nagsasaka. Halos 7 dekada na siyang nagsasaka. Ang malungkot, nagsasaka pa rin. At ang mas malungkot, baon sa utang at gutom pa rin at mahirap. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ito tama. Kinakailangan nating alamin ang solusyon sa mga problemang ito. Alam ko na marami sa atin, ganun din ang pakiramdam. Kawalan ng trabaho, kawalan ng hanap buhay, kulang ang pinagkakakitaan, walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa upa, walang pambayad ng sapat para sa sapat na pagkain at masustansyang pagkain. Kaya, yun ang kinakailangan nating harapin at tugunan. Yun ang kinakailangan nating solusyonan. At naniniwala tayo, ang Robredo Pangilinan Tandem, buong puso, buong tapang, haharapin ang mga problema ito at hahanapan at gagawan ng solusyon sa tulong ninyo. Si Vice President Lenny, sa Angat Buhay program niya, 1,000 na ang natulungan. 1,000 na ang natulungan. Tayo naman sa Sagipsakalo na ating ipinasa, bilyong pisong halaga ng pondo ng gobyerno ginamit na para bumili direkta sa ating mga magsasaka at mga ngisda para umangat ang kanilang kita. At yan ang aming record na kung tayo ay palarin, kung kami ay palarin, palalawigin pa natin. Yung mga naiiwanan, uunahin natin. Yung mga kapos, uunahin natin. Para magang bayong. Pag ang bayong mabigat, saan mo ibubuhat? Sa ibabaw o sa ilalim? Kinakailangan sa ilalim. Sa ilalim dahil pagka sa ibabaw masisira, matatapon yung laman. Pero pag sa ilalim, inangat mo lahat, maidadala mo ng maayos ang mga gamit sa loob. Yan ang gagawin natin. Uunahin yung nasa ilalim para tiyakin na lahat aangat sa gobyernong tapat. Nais kong magpasalamat sa inyo. Kanina pa tayo umiikot, ang dami kong narinig na I love you. I love you, Kiko. Pero bago magselo si Sharon, sasabihin ko, halos lahat nung nag-I love you sa akin, lalaki. So, hindi ho problema. Pero ang tindi po ng inyong suporta, ng inyong tiwala sa amin ni Vice President Lenny, nakakataba ng puso. Kayo ang nagbibigay ng tapang at lakas sa atin. Kayo ang nagbibigay ng dagdag na tapang para tuloy-tuloy na natin ito ay kampanya ng husto, itong ating mga kandidatura, at tatalihin natin ang ating republika sa mas magandang bukas. Bilang pangwakas, kung naalala nyo, sabi ko, sana all. Pero matapos ang 4 na buwan, hindi sana all. Sa tropang Robredo Pangilinan, dapat all. Dapat all sapat na kinikita para mayroong panggastos. Dapat all may hanap buhay. Dapat all ligtas sa sakit. Dapat all mayroong sariling tahanan. Dapat all hindi ginugutom. Dapat all hindi baon sa utang.
at sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos sa ating pagtataya, dadalhin natin ang ating republika sa mas magandang bukas. Magandang gabi po sa kanilang lahat at maraming maraming salamat po. Ang aking presidente, isang leader na tapat, ang aking presidente. 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 Si Lenny. Si Lenny. Si Lenny. Si Lenny. Ang aking presidente na si Lenny Robredo. Ang aking presidente, ang ating presidente, ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Ay, nabanggi sa Indagabos. Nagbubulos kung suba ko. Nagpuan po kami alas 7 ng aga, yao na kami sa lupi. Naabot pa sana ako hali sa iriga sa kasanabwa. Kaya day kamo magranis ako, tanaalangan na ako ng gano. Pero may sarok pong pakiulay sa ko. Kung pwede daang skip ko na si mga greetings para magdumana tulo sa speech. Pero gusto ko lang pong paabutan ning pagbati si satuyang mga local officials na yaon digdingon yan. Day ko na po sinda sasaro sa roon. Pero sa panginginot ni Mayor Nelson Legacion, na iyo po ang satuyang host mo niya nabanggi. Matagalog na po ako para maintindihan ang mga boss. Dito natin sa Bicol, piniling ilunsad ang susunod na yugto ng ating laban. Dito kung saan ako isinilang at lumaki. Kung saan nahubog ang prinsipyo at paniniwala ko, hindi lang ng mga natutuhan sa eskwela, kundi ng harapang pakikitungo, pakikisalamuha sa inyong lahat. Dito ko sa Naga nakilala si Jesse. Dito namin binuo ang aming pamilya. Pero higit sa lahat, dito ko sa Naga nakita na ang luma at bulok na klase ng politika kayang talunin ng matino, mahusay, masipag, at makataong pamamahala. Dito, nagtiwala ang tao sa lider na nakikiisa sa kanya, nakikipila, nakikiramay sa sapalaran, namumuhay ng simple gaya niya. Dito, may tinig ang karaniwang mamamayan. Hindi lang tuwing halalan, kundi sa mismong sistema ng pamahalaan. Dito, ang puwang para sa katiwalian, aktibong pinakikitid ng pakikilahok at bayanihan. Dito natin napakita ang pag-angat makakamtan ng hindi dinadaan sa salapi o sa palakasan, kundi sa sama-samang pagpasya
ng landas tungo sa kinabukasan. Kilala natin ang mukha ng luma at bulok na politikang gusto nating wakasan. Sa ganitong politika, hindi laging sapat ang mabuting intensyon. Dahil ang sistema madalas napapausad lang ng transaksyon sa pagitan ng mga magkakaalyado at magkakasosyo. Ito ang klase ng politika na makikipag-selfie sa'yo, kakantahan ka at sasayawan ka, paminsan aabutan ka pa ng sobre tuwing kampanya. Sa kabila nito, anumang paggayod mo para palayo, parang palayo pa ng palayo ang mga pangarap mo dahil dito nabubuo ang sentimiento ng marami sa kababayan natin na kahit sino pa ang maupo, mauuwi lang lagi sa pangako ang pagbabago. Kaya nga ang tugon natin, hindi lang pangalan o apelyido ang kailangang palitan. Wakasan ang mismong luma at bulok na politika na ugat ng mga suliraning dumidiin sa Pilipino. Ito ang diwa ng ating laman. Nasa katapatan ang susi ng pagtupad sa layuning ito. At hindi na dapat pinagdedebatehan. Ang pinuno, lalo na ang pangulo, dapat laging nagsasabi ng totoo. Dapat sumusunod sa lahat ng patakaran. Dapat walang dudang pinangangalagaan ang kaban ng bayan. Ang pinuno dapat magmuna sa pagiging huwaran. Dapat siyang manguna sa pagtatakwil ng palakasan at sa pagsigurong mananagot ang mga manlilinlang sa taong bayan. At ang mga nagsasamantala sa kapangyarihan. May isa pang ibig sabihin ang katapatan. Ang gobyernong tapat tumututuo sa kanyang tungkulin sa bayan. Tapat siya sa mismong dahilan kung bakit nilikha ang pamahalaan para sa tao. Ang paninindigang ito ang pangunahin nating prinsipyo sa pamamahala. Magtatatag tayo ng gobyerno handang makinig sa inyong mga hinaing at gagamitin ang inyong mga karanasan bilang batayan ng kanyang mga hakbang. Isang pamahalaang aalagaan ang kaban ng bayan at gagamitin ito para lang sa ikabubuti mo lagi. Isang pamahalaang magmamadaling sumaklolo pag dumaing ka, makikipagpuyatan para mapaginhawa ka, lulusong sa baha para iahon ka. Susuotan natin ng tsinelas ang gobyerno. At patatawirin sa mga pilapil papunta sa iyo. Sa ating pamamahala, laylayan ang magiging bagong sentro. Makikita na sa ngayon ang ilan sa mga plano natin sa lennyrobredo.com. Patuloy ang pagpanday natin ng komprehensibong mga pulisiya para sa iba't ibang sektor ng lipunan at isasalamin ng alinman sa mga pulisiyang ito ang ating batayang prinsipyo. Gobyernong tapat
angat buhay lahat. Ibig sabihin, kung ang gobyerno tapat sa tungkulin, tapat sa prinsipyo, tapat sa tao, hindi na dadagdag pa sa pangamba ng may sakit kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital. Dahil ang lingap, ang gamot, ang lunas sa karamdaman, nagagawang abot kamay ng maayos na sistemang pangkalusugan. Panata ang mga magulang dahil hindi hadlang ang kahirapan para makamtan ng kanilang mga anak ang kaalaman na magagamit sa paghubog ng sariling kapalaran. Hindi na kailangang mabaon sa utang ang mga nawalan ng trabaho sa halip sa komunidad niya mismo. Gobyerno ang magbibigay ng trabaho. Ang mga nagbuhos ng ipon sa maliit na negosyo makakaasa sa ginhawang dala ng pagsisikap. Dahil gobyerno mismo ang mag-uugnay sa kanila sa merkado. Wala nang katutubong mapipilitang magharang ng katawan sa bulldozer. Dahil makakahugot lang ng likas na yaman mula sa lupa kung may basbas ng komunidad. Ang maralitang tagalungsod, hindi na kailangang magbarikada pag may demolisyon. Dahil sisiguruhin nating matutugunan ang kanilang pangangailangan sa bagong tahanan ng kanilang mga pangarap. Ang mangingisdang umuuwi ng walang huli dahil hinaharang ng dayuhan, ipagtatanggol ng ating pamahalaan na may gamit at benepisyong tumutumbas sa kanilang tapang. Ang mga napipilitang iasa ang kinabukasan sa ginintuang mga kasinungalingan, mamumulat na ang tunay na ginto. Nasa puso ng bawat Pilipino handang makipagbayanihan. Ang unang hakbang sa pangarap natin angat buhay lahat ay ang pagpili ng gobyernong tapat. Alam natin kayang maabot ito. Alam natin kung paanong maaabot ito. Dahil mula pa noong mga panahon na abogado ako para sa mahihirap hanggang sa Kongreso, hanggang ngayon bilang pangalawang pangulo, nakita ko ang naidudulot ng paglilingkod na nakaugat sa katapatan at nakasentro sa laylayan. Pinanday na natin ang plano, matagal nang isinasabuhay ang prinsipyo, at matagal na rin napatunayan ang angat buhay na dala nito. Handa tayong humarap kahit kanino. Pero paano masusukat ang plataforma, ang track record, ang vision sa kinabukasan? Kung ngayon pa lang, nakikita na natin ang pagtangkang iligaw ang diskurso, palayo sa usapin ng ating mga pangarap, habang tumitingkad ang katotohanan. Handa tayong baklasin ang sistemang matagal ng pinagsasamantalahan ng luma at bulok na klase ng politika. Asahan na rin natin titindi pa ang laban. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Kayo, nagisingin ang natutulog pang lakas. Buong-buo ang naging tugon nyo. Tumutulong kayo sa nangangailangan. Pinapakain ang nagugutom.
nagbibigay lingap sa nasalanta at may sakit. Nakinig sa kwento ng bawat Pilipinong dumadaing at naghahanap ng kasangga sa kanilang mga suliranin. Panatag ang loob ko. Dahil nakikita kong magkakahanay ang paniniwala nating mga Pilipino. Magkakarugtong ang diwa ng mga Pilipino. Iisa ang ritmo ng dangal natin kapag may kababayang nagwawagi sa paligsahan o anumang entablado. Nagbabayanihan tayo sa harap ng anumang krisis o sakuna, nag-aambagan para tumulong sa nangangailangan. Sa anumang sapalaran, hindi natin iniiwan ang isa't isa. At habang namumulat tayong may landas tungo sa mga pangarap natin, tiyak kong aakayin natin ang isa't isa tungo sa katuparan ng mga ito. Buong-buo ang tiwala ko sa bawat Pilipino. Tiwala ako sa tibay, sa husay ng bawat isa sa atin, sa liwanag ng ating kalooban, sa pag-asa at katotohanan magbibigkis sa ating bayan. Katapatang mag-aangat sa buhay ng lahat. Katotohanang tatagos sa bawat puso, sa bawat sulok ng bansa. Pag-asa, pakikiisa, pagkakaisa. Dito, tayo tataya. Dito tayo tumitindi. Kaya ihanda na natin ang ating mga bisig. Dahil tinitiyak ko, walang kayang tumumbas sa pinagbigkis nating lakas. Kaya, tara na. Ipanalo na natin ito. Ayan, di pa ako tapos. Ang tinapos ko pa sana si Tagalog. Magikol naman ako. Magikol na ako, taigo akong ipapakiulay sa inyo. Dawa pa, tabangan nindo ako. Kung ang sakuyang pag-iriba de inindo tabangan, mayo man giraray sa isay ang sakong kapangganahan. Kaya ako mabikol na tangarig sayot ang pakiulay. Aram ko na bisto na nindo sinda, pero tugutan nindo, nai-introducir ko ulit saro-saro. Tangalig hanggang sa pagturog nindo, dahil nindo naliningawan. Hanggang sa pangiturugan, hanggang sa Mayo 9, yaon tabi sa puso, bakusa na sa isip, tabaka pagkapot na ang balota, nalingaw na kita. Pwede ko tabing ipakiulay. Ang sakuya lang na insurance sa indo, gabos kong pinili ni halawig na maray na panahon ning pag-adal. Kaya mayo kaming ipipresenta sa indo na mapapasupog kami. Punan ta po ki Teddy Bagilat. Teddy! 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 Teddy!
Sin ng Maray. Si Teddy Bagilat, saro siyang katutubo na kaipuhan tang Maray sa Senado. Lampas pong 20 taon na siyang nagsisirbi, bako lang sa Kongreso, pero naging mayor, naging governor. Magkaibanan po kaming congressman, pero may kaming magka-co-author sa mga pigpapayang mga bills. Dahil pareho ang puso mi, yaon permi sa kasaralitan. Kaya iniyo po si Teddy Bagilat, pinapakipaglaban niya ang pag-abante kan sa tuyang sektor pang-agrikultura, ang climate action sa ka-green jobs, asin ang kabuhayan para sa mga nasa kanayunan. Kaibata siya sa gobyernong matanos na mag-aangat kang buhay kang gamos. Itutuga nindo sa ko, Teddy Bagilat. Ang pantuwa ko pong i-introduce, naka-alphabetical kaya ni, ang pantuwa kong i-introduce guest candidate, pero di siya nakaabot na niya nabanggi. Si dating Vice President Jojo Binay. Saro po siya sa mga inot na nag-iyo sa satuyang pangapudan na magburunyo para tapuso na ang klase kanpag-gubernal na iyo ang nagiging ugat kampasakit sa tuya gahus. Kaibatang matulod kang gobyernong matanos na maangat sa buhay kan gahus, si dating Vice President Jojo Binay. Dawa pumay siya o pakanto siya. Ang pantulo padangat tagabos dahil sa rukman siyang Bicolano. Senator Laila De Lima. Yan. Madali lang, buy one take one niya. Yawa na si Sen Laila, yawa pa si Attorney Dino. Pero aram nindo si Attorney Dino, Ilocano ini, pero madali nang maging Bicolano. Dahil ang fiancé ni Attorney Dino, taga-Digdiman sa tuwa. Kaya si Senator Laila, dawa mayong sala sa ipinakulong padagos mangiraray na nanginindugan para sa buhay asin karapatan kan mga Pilipino, asin padagos na pigiimbisigaran ang mga korapto saka abusado. Pirasa na sa mga naipasar niyang batas, iyo ang Four Peace Act saka Magna Carta of the Poor. Kaibanan ni Senator Laila, ibabalik ta ang malinig saka marikas na hustisya. Asin ibabalik ta siya sa Senado dahil siya aasahan ta. Senator Laila De Lima. Ang pantulo, ay pang-apat na pala. Ang pang-apat, iniyo favorite inikan mga bagets. Kaibanan ang mga aki ko, mga fans niya. Si Attorney Shell Jokma. Ditong Sheldren. Ayan, si Attorney Shell Jokno, pirang dekada nang nagsisirbing abogado kan mga dehado. Chairperson siya kan Free Legal Assistance Group na nagtatao ng libreng serbisyong legal para sa gabos na inaabuso. Kaya makakaasa po kita
na pag siya sa tuyang ibinoto sa Senado, dai mapapabayaan sa batas ang mga tios sa kanasalaylayan. Dahil kay Senador Chel Jocno, yamado ang dehado. Attorney Chel Jocno. Makakaiba mo niya nabanggit, guest candidate na siya dahil siya ang masabat sa muya sa Sorsogon sa aga. Senator Chis Escudero, incumbent governor cum Sorsogon. Tinabangan niya ang office of the vice president na mapahiwas ang saklaw kan sa tuyang angat buhay programs. Kang nagpupuon pa sa nakita sa satuyang katundan. Istorya ko lang iningdikit. Naglaban po baga kami ni Senator Chis kam 2016. Pero pagkagana ko, si Senator Chis ang nag-reach out sa kuya. Kang nagpupuon pa lang po ako bilang Vice President. Siya sinagparatabang sa opisina may namamahanap ng mga pagkukuha ng pondo para sa samuyang mga programa. Ang pagbalik niya sa Senado. Actually, di ko alam kung nasasayang akong babayaan niya ang Sorsogon dahil aram ta nakadakol siyang maray na ginibo habang nakatungkaw siya sa Sorsogon. Pero kung nasa Senado si Senator Chis, nasa Congress, bistado siya na saro sa pinakamatibay ng mga legislators. Kaya I am sure whether governor siya, whether senator, perming bentahe sa satuyang nasyon. Kaya iboto ta po, Senator Chis Escudero. Ang masunod, bistado na nindong maray, lalo na pigparadalan ta sa formally hearings. Senator Dick Gormon. Ayan. Alam ko na si Senator Gordon di na kaipuhang i-introduce pa dahil aram ta na makusog ang buot maisog laban sa korupsyon. Pigparasundan ka si mga hearings. Bakong iyo, nagparadalan kita ni mga hearings. Nahiring nindo kung paano kakusog kang buot ni Senator Dick Gordon. Ang iba may pag-alangan pa sa mga hinahapot si Senator Gordon, dire-diretso. Kaya sa satuyang kampanya laban sa korupsyon, siguradong-sigurado ako na si Senator Dick Gordon, iyo ang magiging magabat ng katuwang dahil sa record na ipinahiling niya. Kaya tabangan na po, Senator Dick Gordon. Awat na! Hindi magpasaway. Ayan, ini yung sunod kong i-introduce. Bako siya ng Bicolana, pero ang agum niya taga-Naga. Senator Risa Hontivero. Kami minsan Bicol dahil nakakaintindi siya, nakakataram. Kaya dawa di siya pinangaki ni Bicolana naman. Bicolana na dahil sa iyang agin. Pareho kami kainibiyuda. Pero idolong idolo ko si Senator Risa sa kusog ning buot.
kung nahihiling nindo si sa iyang mga advokasya, si sa iyang mga pinaglalaban, bakong suba-suba. Diripisil pero mayong pagduwa-duwa na makipaglaban, itulod ang mga kaipuhan, itulod pag iyan makakamaray sa satuyang mga kababayan. Very proud kita ang sa iyang advocacies na range from health to women empowerment, pati corruption. Ang subako kay Senator Risa, pag-igwang mga investigation. Sabi ko, matibayon ang bugwit mo. Dahil siya ang perming naiinot sa mga ebidensya tungkol sa korupsyon. Pero si Senator Risa, very ladylike, pero maisog ang loob. Iyo ang kinakabit mo. Iboto ka po, Senator Risa Hontiveros. Pero may mga kanya-kanya ka mong mga practice din din sa bago. Pero tinin ko binali sa practice, eh. Ayan, ang masunod, Attorney Alex Lacson. Haloy ng katuwang kan mga tios asin kampiyon kang matanos na serbisyo publiko. Naging presidente siya kan sarong organisasyon na nagtatapang sa kadako na LGU sa kaahensya kan gobyerno sa paglansar kan sa indang mga programa sigon sa mga prinsipyo kan marhay na paggobernan. Bilang direktor sa ka Vice President kang Alay Buhay Foundation, nagtatabang man siya sa pag-establisir nin kabuhayan para sa mga tios na pamilya. Kaibanan ta sa gobyernong matanos na maangat kang buhay kang gabos. Senator Alex Lacson. Ang masunod, Attorney Sunny Madula. Ayan. Aramin ko, kulang ang oras para iistorya ko sa indo ang agi-agi kang buhay ni Attorney Sunny pang MMK. Talagang ang pinag-agihan difícil. Pero si Attorney Sunny Matula, abogado kang ripuribong mga maralita, as in obreros. Kinalaban niya ang mga darakulang korporasyon, darasa na ang sa iyang paninindugan, sa katibay sa abogasya, kakampi siya kang mga trabahador na naaabuso. Bilang labor advocate, inalaban niya kung ano ang tama. Marhay, asin, iyo ang dapat paurukon. Sobrang amazed po ako sa buhay ni Attorney Sunny dahil nag-agi siya sa pagkatius. Di ba naging kartero kayo, Attorney Sunny? Naging kartero. Pero pinaklase ang sadiri, naging abogado. Pero kan siya naging abogado, dinevote niya ang entirong buhay niya para tabangan ang mga naaabuso sa kanang titiyos sa satong mga trabahantes. Attorney Sunny Matula. Okay, aram ko, last but not the least, kasi kadakol ni Bion fans, hindi yung mga sumunod. Senator
Sonny Trillanes. Ayun, araw manin doon na si Senator Sonny Trillanes Bicolano. Sarong Bicolanong inuorgulyo tatabos. Maisog asin mayong takot na naglalaban kontra pagkaabusado sa gobyerno. Kan 2019, bago matapos ang sa iyang termino, duman ko siya nabistong maray. Saka nabistado man siya bilang most productive senator. Sobrang higos kayo. Siya ang pig-recognize dahil siya ang may pinakadakol na naipasar na national bills bilang principal author as in principal sponsor. Tanos ang paninindugan, maisog ang buot para sa kamarayan. Kaya tiwala akong ipapadagos ni Senator Sonny ang napunan niyang mga advokasya asin krusada. Anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, saka peace and order. Ang bantay kan sa tuyang bayan, Senator Sonny Trillanes. Ang masunod, day pa palang last but not the least, day guwapang saro pero day siya nakaabot, si Senator Joel Villanueva. Si Senator Joel Villanueva, bistado ta bilang testaman. Trabaho niya ang trabahong Pilipino. Asin kaiba niya, bupuhayon tagiraray ang mga industriyang Pilipino, asin sisiguruhon tang magkakaigwapa ning magagayo na trabaho huli sa mga ini. Kaiba nang ta sa Senado sa pag-abante kan plano na ipaurog ta ang hanap buhay para sa kabus. Kaya data man po paglingawan, Senator Joel Villanueva. Ang pinaka, permi na sa lakong pinakahuri, pantulukon ang pinakahuri. Ini talaga, pinakahuri na sa mga senador. Senator Mig Zubiri. Si Senator Mig Zubiri, tubong Mindanao, taga-Bukidnon po siya. Probado ang sa iyang kakayanan na magpasar ni mga lay. Lalo na ang mga lay para sa paharong, para sa environment, para sa agriculture, as in food security. Arog kan kadakol na kaibanan ta digdi, dahi importante sa iya ang kolor kan politika. Saro man siya sa talagang nagsusuporta sa tuya sa OVP. Sa kapos na ginigibota, kaibanan ta sa gobyernong matanos na maangat kang buhay kan gabos. Senator Migs Zubiri. Ang pinakahuri, siyempre, ang sapuyang partner na talagang ipapakiulay ko sa Indo. Pero i-istoryan, aapunong ko na lukod si Senator Kiko. Senator Kiko. May istorya po ako, scientific istorya ko na ni sa iya. Katong mga primerong panahon na nagkakandidato pa sa na si Senator Kiko na senador, si Jess, mayor ka ito. Pag maabot si Senator Kiko para maglibot, nasipot si Jess, ako ang ipapaalalay niya kay Senator Kiko. Pigsusubahan ko si Senator Kiko dahil kung ano siya kasimple ka ito, iyuman giraray ang kasimple niyang unyan. Sabi ko nga sa iya, haluyot ka na nagsenador, ang agu kong megastar, pero di nagre-revise. Sobra ang pagkasimple.
iyan ang mga kinatudantang mga kairiban ng Bisadaga. Kuyo. Pero mas dakula pa sa pagiging simple. Nahiling ko kay Senator Kiko ang pagkatanos. Ang pagkatanos na permisa ng karahayan para sa mga kasaraditan ang iniisip. Nang sa diri niya mga interes, they importante. Kung ako po ang nagdesisyon na magkandidato bilang presidente, talagang ang iniisip kong vice president si Senator Kiko. Pero aram nindo, sinabihan ko siya ning October 5. Dapat ko ta October 6 ma-file na siya as senator. So sabi ko siguro madai si Senator Kiko. Nasa US pa naman kato si Sharon. Sabi niya maulay sin nang mag-agun. Kuna ako dadaihan ako. Sabi ko pag nagdai si Senator Kiko, dai na lang ako makuha ning vice presidential candidate. Iniisip kong madai siya takadakol ng personal circumstances na difícil para sa iya. Pagsabi niya sa kong nakaulay ko na si Sharon, maduman ako sa opisina mo, maulay kita, sabi ko patay. Kasi sabi ko ang simbag yes, siguro pig-text niya na lang sa kuya na okay. Pero dahil maduman siya sa opisina mi, baka ang answer no. Pero pag duman niya sa opisina mi, yes ang simbag. Yes! Sa iya, di niya pigihiling ang personal na kadipisidan. Ang pigihiling niya si mas dakulang retrato kung ano ang makakamarhay sa satuyang nasyon. Maray ang pagkatao, malinig ang paggobernar, tanos ang prinsipyo, mayo ng ibang mas maray na vice president para sa ko, Senator Kiko Pamilino. Mapasalamat ako sa Indo kasi aram ko na bago pa man mag-abot kita sa Aldonay ni, kadakol sa Indo ang kadakol ng ginigibo para suportahan ako. Bago lang pagpapalugaw, kung ano-anong mga community outreach, pati pag-imprenta ni mga tarps, pag-imprenta ni mga t-shirt, pag-ipo ni mga mural, kung ano-anong ginigibo, ako po sa irarong kansakuyang pinakakaibuturan, mapasalamat ako sa Indo. Mapasalamat ako, pakulang sa munyan. Pero mapasalamat ako sa halawig na panahon na pigsuportahan nindo si Sakuyang Agong. Kamayo na siya, pigsuportahan nindo ako. Pero bakulang hanggang sako. Pero sinisuportahan nindo ang City Government of Naga. Na iyo ang pagpapahiling ta na posibleng magkaigwaning malinig sa matanos na paggobernan. Lugod, padagos ang suporta nindo sa katanusan dahil iyan ang kaipuhan ni bilang mga lingkod bayan. Kaya mabalos na maray, 90 days na lang ang nakakada, puon mo niyan. Mahigus kitang maray. Iyo na iniyo ang fight of our lives. Mabalos! Maray na banggi sa Indo Gabos. Mag-cheer tayo para kay Lenny at Kiko sa mga sabay! Iangat ang liwanag ng tagumpay! You have the right every
everybody here to switch on all your cell phone flashlights. Ayan na. At ikasayin natin ang iyong pink. Yeah! Bilang makikisa sa ating tropa, sabay-sabay natin, iangat! At ngayon, mula sa Solid Lenny Bicol Canal, isang regalo para sa ating susunod na Pangulo! Kailangan.
Yeah.